Kita po. Sir, may co-concern lang po sana ako eh. Yung asawa ko po, pride ko po. Kanina. Sa supermarket, frontliner. Nabuli po kami rin sa bandang sa may lalim sa may EDSA. Kasi po, nakasanday po yung asawa ko. Angkas mo ang asawa mo. Nahuli kayo sa EDSA. Opo, sir. Tama ba? Opo. Kahit ano daw ang violation. Nakasanday po yung asawa ko. Sino ang humuli sa inyo? Kasi naka-blue. MSTA. Natigitan kayo. Ano ang nilagay sa violation? Dress code po. Dress code ang back ride. Nakasinela. Nakasandran. Tapos ikaw nakasapatos ka. Opo, sir. Saan nangyari yan? Kausapin ko nga yung misis mo. Hello po, sir. Nung mahuli kayo, ikaw ay angkas. Opo, sir. Oo, tinigitan kayo. Opo. Ano daw ang violation? Dress code rider sleeper po. Naka-sleeper ang mister mo? Hindi po, nakasabatos po siya. Ako po'y nakasandals po. Saan kayo nahuli, sir? Sir? Opo, doon sa isa pa ilalim po, sir. Anong oras kayo nahuli? 9:09 lang po. 9:20 po, kasi 9:30 po sana yung pasok po. Umabsent ka na sa trabaho dahil dyan. Opo. Nandiyan pa kayo ngayon? Wala na po, hindi na po ako pumasok kasi sabi ko patawagan ko po kayo. Taga saan ba kayo? Dito lang po kami sa Pasig, sir. Makakasag po ba kayo sa akin ngayon doon? Babalik po kami doon, sir? Oo. Kapatid, good morning. Retro Base. Kapatid. Pag-check nga kung may ordinance sa kayong ipinatutupad na bawal na nakasineras ang backride. May rider, sinisitan dahil ang kanyang backride. Nakasineras, ang alam ko, walang bakas at walang ordinance na ganun. Paki-double check, please. Okay, please. Thank you. Hintayin ko, kapatid. Ano nakalagay? Pakibasa. O tapos, sinabi dyan, back ride. May nakita ka dyan, back ride. O di mali. Mali ang interpretasyon ninyo, kapatid. Patay siya na. Wala sinabi dyan, back ride. Very explicit. Ang tinutukoy dyan, yung rider, hindi yung back rider. Bale, binerify ko. So, wala nakalagay dyan, back rider, wearing sleeper. Okay, very good.
Klaro, nakuha ko na yung informasyon na kailangan ko. Binabalidate ko lang. Baka mali ako eh. Okay, klaro. Salamat. Sa harapan ng team leader mo, sasabihin ko sa'yo, ipinagbabawal na nakatsinelas sa rider sa nagmamaneho. Sa angkas, hindi. Wala pa ako nakikita ang ano, sir. Yun ay iniisip mo lang na labag sa batas yun. O, kasi sir, ang iniisip ko sir, kasi hindi rin safe sa procedure sa backride. Alam mo, keso maganda ang intention mo dahil hindi legal, illegal. Kaparehas din niya nung dating panghuhuli ninyo doon sa mga naka-short pants. Ipinatigil natin yan kasi maganda ang intention ng nag-utos sa inyo pero illegal. Ikaw naman kapatid, huwag kang magpapatupad ng bagay na hindi sinasabi ng batas o ng ordinansa. Alam ng mag-asawa na mali ang ginagawa mo. Ang problema, pinanindigan mo yung mali. Magkokontest sila sa Lunes. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa'yo, ang sweldo nito sa isang araw, 611. Pag natapos itong contest nila, yung araw na ito, yung araw na absent siya pag mag-file ng contest at yung araw na i-claim nila yung decision, siguro tatlong araw. Yung danyos dito, babawiin namin sa'yo. Kung 600 per day, mga 1,800, magbabayad ka. Magbabayad ka. Okay. Ano? Ano pa rin? Basta. Ano yan? Ano? Ano sa mga sa delegation? Para ano? Para malaman din kung ano ang traffic natin doon, mga mag-traffic doon. Kaya naman talaga yung pagkakasayan. Ngayon, sir, hindi ko bayaran yan. Pero, aming tingin sa office namin kung ano talagang basayan. Magpapayo lang ako sa'yo. Para hindi ka malakihan ng danyos, okay, sir. Tawagan mo si Colonel. Sir, may tinikita na ako, nakatsinelas ang angkas. Eh, sabi ni Colonel Busita, mali yun. Mali ba talaga ako, sir, pag sinabi niyang mali ka? Para hindi malaki ang danyo sa'yo, bayaran mo siya ng 611 para sa araw na ito. Okay, sige sir. Matatawagan pa ninyo ngayon? Ano ngayon eh, baka nakalibuy siya eh. By Monday pa pasok ko siya. Bayaran mo na ng 611, tapos bahala ka na dyan. Ang gusto lang natin dito, may correct yung mali. At alam ko, hindi lang dito lang yayari yan. Ang tanong ko sa'yo, may pera ka dyan? Meron sir, kasi hindi sapat. Magkano yan? Nasa around 500 lang. Pwede na sa'yo 500. Makakaabot ka pa ba? Hindi na. Okay. Hindi, absent na siya. Bigyan mo na lang 500. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away or leave your life.